Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. In this video, magbibigay ako ng 5 signs para malaman mo kung ikaw ba ay magiging financially successful. May money problem ka ba? Alam mo bang in reality, hindi naman talaga sa pera ang problema? Kung sa tingin mo may money problem ka ngayon or kung sa tingin mo baon ka sa utang or lagi kang kapos, the truth is, kaya may problema ka sa pera ngayon, result yun ng actions mo. Kung gusto mong umasenso sa buhay, kailangan i-check mo kung ano nga ba ang mga ginagawa mo ngayon. First is a decision. Sabi nga, financial independence is not a dream, it's a decision. Kung gusto mo makapagsimula mag-ipon, kung gusto mo makapag-invest, kung gusto mo maging debt-free, magsisimula yan sa desisyon mo. Kaya may money problem ka? Kasi di ka pa nag-decide baguhin ang sitwasyon mo. Baka nandun ka pa sa stage na blame game. Ano ba yung blame game? Ito yung sinisisi mo sa iba, kaya ka mahirap. Mahirap ako ngayon kasi pinanganak akong mahirap. Mahirap ako ngayon kasi di ako nakapag-aral. Baon ako ngayon sa utang kasi hindi tumataas weldo ko. Wala akong ipon kasi ang laki ng tax. Lagi akong late kasi korap ang mga government officials. Nakita mo yung sitwasyon, lahat sinisi mo, pero sarili mo hindi. Kung gusto mong umasenso sa buhay, you have to realize that only you can change your life. Hindi mo pwedeng iasa sa boss mo ang finances mo, hindi mo pwedeng iasa sa government ang pag-asenso mo. Wala mag-iipon para sa'yo. Kaya isa sa important factor para umasenso ka, kailangan mag-decide ka. Bill Gates said, "If you were born poor, it is not a mistake. But if you die poor, it is a mistake. Nobody should be more interested and invested in your financial future than you yourself. The government or your employer will not do it for you. It's your own responsibility to learn the simple rules of how money works. Understanding it is part of taking care of your family. Financial education and discipline can help you become wealthy. You can do it, you can control and save for your future." Second sign, you prefer to learn than to be entertained. Ang tao madali mong malalaman kung magiging successful or not. Just check her activities, lahat tayo may spare time. Anong ginagawa mo during spare time? Nagbabasa ka ba ng book? Nag-aaral ka ba ng new skills or naglalaro ka ng games? Nanonood ng teleserye? Nagsha-shopping sa mall kahit alam mo naman nakapos ka sa budget? Are you using your time to earn money or spend money? Malaki difference nun. Majority, isa lang ang source of income. Kung umaasa ka sa job mo, sa isang source of income, tapos gagamitin mo pa yung time mo sa entertainment, huwag kang magtataka na hindi ka umaasenso. Dahil lang mayayaman, maingat sa paggamit ng oras. First, sinisigurado nilang productive sila sa bawat oras. Kasi pag productive ka, you will earn more. And second, they continue to learn kasi mas madami kang alam, mas marami kang kayang gawin, mas ready ka sa opportunity na darating. Kapag ginamit mo ang time mo para matuto, sigurado magiging successful ka. Sabi nga, time is your capital, don't let anyone steal your capital. Third, kung gusto mo maging successful, kailangan may vision ka. Napaka-importante ng vision. Kung wala kang vision, wala kang direction. Pag sinabi kong lakarin mo from Manila to Baguio, lalakarin mo ba? Siyempre, hindi. Pero pag sinabi kong pag nalakad mo from Manila to Baguio, meron kang 20 million, siyempre gagawin mo yun. Lalakarin mo kahit mahirap. Nakita mo ang difference? Ganun ang difference ng taong may vision. Hindi pwedeng short-term ang thinking mo. Kailangan long-term. To build something great, it takes time. Dati naisip ko lang na ayoko maging habang buhay na empleyado. Na-realize ko na okay lang mahirapan akong mag-build ng business kesa mamasukan araw-araw. Para kasi sa akin, mas mahirap ang maging empleyado. So ang vision ko, 5 to 10 years. Inisip ko darating din yung time na mabibuild ko din business ko. Nag-focus ako sa IMG Business as financial educator. Importante yung focus. Importante na binibigay mo 100% mo
sa ginagawa mo. Dahil ang vision ko is maging entrepreneur, nag-resign ako sa trabaho kahit alam ko na hindi agad ako kikita ng malaki. Dahil may vision ako, kahit may mga challenges, tuloy pa rin. Kahit 15,000 lang ang kinikita ko nung mahina ang business, tuloy pa rin. Kasi ang nakikita ko, yung reward after 5 to 10 years. Napatunayan ko na napaka-importante ng vision kasi after 5 years, sobrang nag-compound ang income ko. Yung mga nalugi kong pera noong nagsisimula pa lang ako, nabalik lahat, sobra-sobra pa. Create a vision that excites you. Think it as a gift. Dapat may reason ka bakit mo gagawin ang isang bagay. Compelling reason that will make you follow through. Because the secret to real happiness is progress. Fourth, dapat may personal commitment ka. Sabi nga, the people around you are there to support and coach you, but the only person who can bring you to your goals is yourself. Have a burning desire to win. Ang mga successful, kagaya din ng iba, may mga challenges, may mga weaknesses, may mga struggles. Pero kaya sila successful kasi they endure the process. They don't quit. Ang average people kasi, mahirapan lang ng konti, ayoko na, iba na ang gagawin. Noong mahina ang business ko, pinili ko na maging accountable. Inisip ko na dapat committed ako. Hindi ko inasa sa leader ko ang success ko. Hindi ko inasa sa asawa ko ang capital na gagamitin ko. Kung ano ang meron ako, doon ako nagsimula. Kaya kahit di ko afford ang 500 pesos to 1,000 a month na subscription for internet, hindi ako huminto. Nagsimula ako sa 15 pesos na meron ako para makapag-rent sa computer shop. Naalala ko pa that time na nasa computer shop ako para mag-activity. Ang ingay kasi mga katabi ko naglalaro ng games. Maiisip mo pa nga na sana walang makakita sa akin na ka-office mate ko dati. Kasi baka ano sabihin nila, manager ako dati tapos ngayon nasa computer shop, nakapambahay. Pero yung 15 pesos na yun na binayad ko sa computer shop, ang isa pala sa big investment ko. Fast forward today, very successful na ang online business ko as financial educator. Almost 12,000 na ang subscribers ko. At dahil online, hindi lang limited sa mga nasa Pilipinas ang mga kliyente ko. Meron sa Saudi, Taiwan, US, Kuwait, Korea. At dahil kumikita na ako ng doble pa sa target ko, nag-resign na din ang husband ko para tulungan ako sa business. Again, para maging successful ka, dapat may personal commitment ka. Do what you can and do the best you can. And fifth, you need to ride in the right vehicle. Hindi pwedeng gusto mo lang maging successful. Kailangan mo rin ng right vehicle. Maraming gustong maging successful pero kung wala kang right vehicle, hindi ka rin aasenso. Ano ba yung right vehicle? Okay, Ms. Roan, kagaya mo, ayoko din habang buhay empleyado. Ayaw kong habang buhay maging OFW. Gusto ko ding magnegosyo. Gusto ko ding makaipon. Gusto ko ding mag-increase ang cash flow ko. Gusto ko ding mag-invest. Gusto ko ding maging debt-free. Pero paano? Kung wala ka pang nakitang vehicle na magdadala sa'yo sa goal mo, I recommend IMG to you. IMG is a platform of opportunity. Sa IMG, pwede mong gawin ang business as financial educator. Kapag nasa job ka, somebody dictates your salary. Somebody dictates your worth. Magtrabaho ka ng 8 hours a day, 5 days a week, eto sweldo mo. Fix. Pwedeng 25,000, 30,000, 50,000, 70,000. Pero sa IMG, naniniwala ang leaders na ikaw bahala. Kung masipag ka, malaki kikitain mo. You dictate your worth. Sa tingin mo ba you deserve 50,000 a month? Or you deserve 100,000 a month, ikaw bahala, walang ceiling. Dito, hindi sayang ang effort mo kasi lahat ng gagawin mo para sa'yo, para sa IMG business mo. Kaya ginawa ko ang IMG. Kasi sa IMG, nahirapan ka man sa pag-solve ng problem or pag-develop ng process, ikaw ang makikinabang. Sa job, nag-effort, nahirapan kang isolve ang problem or gawin ang project, iba ang yumaman, iba ang nakinabang. Kaya kung gusto mong i-explore ang business, pwede ka sa company namin sa IMG. Ang IMG business, pwede mo ding gawing online as financial educator.
I'm looking for trainees na gusto ding maging financial educator. To know more, go to bit.ly/1millionclub. At para ma-inspire ka, i-share ko ang ilan sa mga success stories sa IMG. This is Jeneline Quinto, a domestic helper in Hong Kong for 17 years. Kahit Sunday lang off niya, ginawa niyang IMG business part-time. Dahil committed siya doing IMG business part-time, every Sunday for 10 years, nagawa niyang mag-resign last February 2019. Ngayon, meron na siyang IMG business na gagawin sa Pilipinas. Sabi niya, sa mga OFW, huwag matakot dahil may life after abroad. This is Ms. Shirley San Miguel, housewife, 17 years in doing IMG business, isa din sa very successful IMG member. Sabi niya, hindi hadlang ang kahirapan para umunlad ang isang tao. Ang kailangan ay mapasama ka sa isang company gaya ng IMG na ang layunin ay umunlad ang bawat Filipino. May pinag-aralan man or wala, matanda or bata, ang importante ay malaman mo kung ano ang pangarap mo, kung ano ang gusto mo. I-work mo itong mabuti at maging masaya kahit may challenge at matutupad mo ito talaga. This is Joram Torion, dating nurse, nahirapan maghanap ng trabaho, kaya kahit anong trabaho, pinasok niya. Kagaya ng magbigay ng flyer sa kalsada para lang kumita. Nang malaman niya ang IMG, kahit negative ang buong pamilya sa ginagawa niya, hindi siya nag-quit sa IMG business. Ngayon, isa na siyang successful IMG member. Sabi niya, in IMG, dreams do come true. This is Joeyn Asuncion Jr. Siya ay OFW, as security guard. Hindi niya makakalimutan ang lahat ng hirap na dinanas niya bilang OFW. Naranasan niyang matulog sa CR. Ginawa niya ang IMG business ng part-time. Ngayon, full-time entrepreneur na siya sa IMG. Sabi niya, maraming oportunidad na hindi natin nakikita sa buhay. Minsan lumalapit na pero hindi pinapansin. Akala ng iba, pagkakakitaan mo sila. Pero ito na pala ang hinahanap nila. And this is Divine Cabado, isang professor. Sa IMG kahit professional, ginagawa ang business. Kasi ang success, hindi lang naman puro kita ang dapat iniisip mo. Mas magandang may purpose. Tulad ni Divine, ginagawa niya ang IMG business para ma-share ang IMG opportunity sa iba. Ginagawa niya ang IMG business dahil sa mission. Sa mission na makatulong na mas marami pang Filipino ang mabigyan ng hope. For her, return of investment means that she truly helped a person to get out of poverty through the mission and advocacy of IMG. Again, I'm looking for trainees na gusto ding maging financial educator. To know more, go to bit.ly/1millionclub. Hinahanap ko yung coachable, mahilig ding magturo, financially responsible. Dapat mahilig ka ding mag-ipon at mag-invest, willing to learn online marketing tools, at willing ding matutong gumawa ng videos. Again, kung gusto mo maging financial educator kagaya ko, visit bit.ly/1millionclub or email me at roan.capistrano@gmail.com. Please indicate in the subject, financial educator. To summarize what we have discussed in this video, 5 signs to know if you are going to be rich. First, decision. Kung gusto mong umasenso, kailangan mag-decide kang baguhin ang sitwasyon mo. Second sign, you prefer to learn than to be entertained. Third, kung gusto mong maging successful, kailangan may vision ka. Fourth, dapat may personal commitment ka. And fifth, you need to ride in the right vehicle. IMG is a platform of opportunity. Para umasenso sa buhay, visualize yourself beyond ordinary. Again, I'm Roan Celis Capistrano. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, share this video. And to know more about savings, investment, or kung gusto mo ding maging financial educator kagaya ko, subscribe to my channel now.